Hello and welcome to the Wise Guy PH. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 50-30-20 rule. A simple and yet effective way ng pag-manage ng pera. At bago natin paghimay-himayin yan, ay i-define muna natin kung ano nga ba ang budget. So what's a budget? According to Dave Ramsey, a budget is like telling your money where to go instead of wondering where it went. Alam mo yung mga moments na hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo? Yung mga nagpepecha de peligro, yung mga ganun, nauubos agad. Malamang hindi pa sila ganun kagamay mag-budget, kaya hindi nila alam kung saan napupunta yung pera nila. Ganito ka-importante yung pag-budget. Alam natin kung saan napupunta yung pera natin para hindi na tayo nag-iisip. Parang naubos agad yung sahod ko, saan kaya siya napunta? Ano ba yung pinagbibili ko? Kapag may budget ka, alam mo kung saan siya napupunta every time. At ngayon ay pag-usapan na natin ang 50-30-20 rule. So ito, napaka-simple lang niya na way na pagbabudget. For every 100 pesos na meron ka or 100% ng salary mo, dapat 20% ay napupunta sa savings, 50% para sa mga pangangailangan mo or needs, at 30% sa wants. Ngayon, himay-himayin na natin para saan ba yung savings na yan. Pag sinabi mo ba savings, savings lang. Kapag sinabi mo bang needs, ano ba yung mga needs na yan in wants. Sa savings, dapat makapag-save tayo ng 20% of income. So ito, ginagawa ko to even before. And sobrang effective niya. Bakit? Kasi kadalasan sa atin, di ba, nagsisave kapag may naiwan. E paano kapag wala naiwan, wala natira dun sa sahod natin? Ibig sabihin, wala din tayong savings. Save first before spending para sure na palagi tayong may savings every cut-off. Yung savings na yan ba, dapat tinatago sa bahay, sa banko. Actually, itong savings na to, pwede itong hiwa-hiwalayin or paghati hatiin. So, pwede yan mapunta yung iba sa 20% na sinisave mo sa emergency fund, sa life insurance product. Of course, kailangan mo yan. Yung life insurance na yan, sobrang importante yan. Kasi kung wari, wala ka pa naipon na pera. It's something na you would want your family to get na amount. Na maring wala ka pa, hindi mo pa naiipon. And then investment, kailangan siyempre yung life insurance para sa family natin if something happens to us prematurely. E paano kung wala naman mangyari sa atin? Of course, we have to be future forward. No? Ito yung mga investments na magpapalugo sa pera natin na maari natin gamitin na siguro retirement fund, pang education ng mga anak. Diba? Para sa mga life goals natin sa buhay, kotse, bahay, negosyo, and pagta-travel. So investment, pwede ka mag-invest sa mutual fund, UITF, Pag-ibig MP2, at marami pang iba't ibang financial vehicles out there. So, isa-isahin natin yan in our future vlogs. And then, after mo mag-save, of course, syempre may mga needs ka. So, 50%, kalahati agad ng ating sahod ay dapat para sa needs natin. So, allocate half of your earnings on your needs tulad ng mga pagkain, yung mga utility bills, transportation, and day-to-day living expenses natin. Kailangan na set na natin, nahati na natin, nakalahati ng income natin. For example, kumita ka ng 30,000, 15,000 agad dapat nasa needs na. Dapat alam natin na needs talaga siya. Kailangan mo talaga siya. Kung hindi mo siya kailangan, baka pwede mong ipark muna. Kung hindi pa naman kailangan, siguro itabi muna kita. Kapag meron akong extra funds for you, tsaka kita balikan. So, kailangan focus tayo sa goals natin. Kailangan alam natin kung saan ba siya napupunta. Siyempre, lastly, naniniwala ako na spend 30% on your wants. Sa totoo lang, kasi i-treat nyo yung sarili nyo because you deserve it. Ang akala nyo sa pag-iipon, di ba, kailangan tipid na tipid yung sarili mo. Ako, I do not believe in that. Kasi kapag tinipid mo yung sarili mo, ang tendency niyan, darating sa point na tipid ka, deprived na deprived ka, kapag nakita mo yung pera mo, parang gusto mo na lang siyang gastusin lahat. Masasayang lang lahat ng mga pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. So, treat yourself every time. So, mag-lunch date ka with your loved one, siguro, or treat yourself sa salon, sa spa, diba? Travel, because you deserve it. Pinagpaguran mo yan. So don't be hard on yourself. At ayun lang, sobrang simple lang ng ating 50-30-20 rule. At kung may mga questions ka, mag-leave ka lang ng comment below and I will answer them. I-click mo na yung notification bell at subscribe button below para palagi kang updated sa mga latest posts and vlogs ko about personal finance. And together, let's achieve lifetime financial freedom. Again, this is Tony.